Welcome back to my channel. Meron ulit tayong tanggap na 39 inches sharp LED TV. Bale, display issue ito. May problema to sa panel. Pansinin niyo yung LCD niya, kulay yellow. Dapat kulay blue yan since naka-on yung blue screen niya sa settings. At color black naman sana kung naka-off yung blue screen sa settings. Lagyan natin ng signal para makita natin yung picture niya. Yan o, parang medyo violet siya. So, hindi normal yung kulay niya. Obserbahan muna natin saglit bago natin buksan. Buksan na natin. Kanina nasabi ko na panel problem ito. Pero syempre, bago tayo pumunta sa panel, magbe-basic troubleshoot muna tayo. Bali, subukan muna natin linisin yung LVDS niya bago natin i-check yung scaler o yung top board niya. Sana mali yung hula natin, no? Sana linis lang. So, ayan. Simulan na natin. So, ayan, matapos natin linisin, hindi ko na ipapakita sa inyo, sasabihin ko na lang, alam nyo ba kung ano nangyari? Wala. Joke lang mga katek, actually wala talagang nangyari. Matapos natin linisin yung LVDS cable niya, ganun pa din, walang pinagbago yung kulay. So, ngayon nag-voltage checking muna tayo. Tingnan natin kung stable ba o kumpleto yung mga voltage ng top board natin. Umpisa na natin. Simulan natin dito sa kanyang panel VCC. Meron siyang 12 volts. Okay naman. Tingnan natin kung tumawid sa fuse. Ayan, nakatawid naman ng maayos. Check naman natin yung 1.2. Ayan, meron siyang 1.1 normal. 3.3, meron siyang 3.2 normal. Yung kanyang VDD 3.2, okay. Yung kanyang DCOM 7 volts, okay. Yung kanyang VREF, ayan, merong 17 volts, okay naman. Check naman natin yung kanyang VGHF, merong 30, okay. Punta naman tayo sa VGL. Yung VGL nya nandito sa bandang dulo yung test point. Ayan.
VGL. Ayan, VGL ay negative 7. 7 volts. Normal. Since normal naman, kompleto yung mga voltahe, wala naman nagda-drop. Kailangan natin magbaklas ng panel nito. Tingnan natin sa side COF kung okay ang kanyang mga voltahe. Ayan, nabaklas na natin yung panel. Bali, binaliktad ko yung panel niya para mas madali tayong mag-troubleshoot sa COF. Hindi ko nga pala naipakita yung BGH kanina, no? Bali, may 27 volts nga pala sa BGH natin. So, ayan, ito na yung ating side COF. Bali, ang COF number nito ay 5253-BCBR3. Simulan na natin mag-test. Based nga pala sa COF data na nakuha natin, itong test point 1 and 3, yun yung kanyang VGL. Ayan. Tapos yung number 2 sa gitna, yun yung VGH. Ganun din dito sa kabilang side, yung test point 1 and 3, VGL, tapos yung gitna, VGH. Subukan natin i-test itong test point 1. Kanyang VGL. Ayan. Kanyang VGL ay... Ayan, negative 7 volts. Ganyan din yung nasukat natin sa source board kanina. Test point 2 VGH, 27 volts. Okay naman. Dito naman tayo sa test point na ito. Itong test point na to ay 3.3 volts. Tingnan natin. Meron siyang 3.133. Okay naman. Punta naman tayo dito sa kabilang side. Sa kanyang VGL. VGL. Yun, negative 7. Ito naman sa kabila. VGH. VGH. Yun. 27. Dito naman sa test point na to, 3.3. Check natin yung 3.3 nya. 3.3. Tingnan natin kung ilan. Uy! Masyadong mababa. 2.4 lang. Hindi yata tumawid ng maayos yung 3.3 ah. Yung 3.3 galing dito, papunta dun sa kabilang side, papunta dyan. Hindi siya nakatawid ng maayos. Lagyan na lang natin ng jumper para tumawid ng maayos yung 3.3 niya. Yan, tapos na natin may jumper. So, testing na natin. Saksak natin. Yan.
Ayun, oh. Kung mapapansin nyo yung kulay yellow, yellow background sa screen, ngayon bumalik na sa normal color blue na. So okay na to. Ayan, oh. Nakatipid na naman tayo. Nakatipid na naman tayo sa jumper wire. So tapos na ulit ang ating tutorial video, mga katek. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.